my channel. I'm SW Franca. Today guys, gagawa po tayo ng isang delicious at special na dessert. Ito po ay yema. So, papakita ko po sa inyo kung ano-ano po yung mga ingredients ko sa paggagawa ng aking special yema. Ingredients ng ating special yema. So first, we have egg. For egg, tinanggalan ko na po ng white. And then milk. And then meron po tayong peanuts and then almond nuts. Yan. Optional lang po yan guys, yung almond nuts. Kapag meron kayo sa inyo at kung hindi naman nyo po gagawing pang business ang lulutuin po ninyong yema, pang personal po ninyo. So, yun. Pwede po nyo lagyan. And then, we are here, butter. And then, sugar. Yan. Baka napansin ninyo bakit light brown o haba white sugar, pwede pong gamitin. So, ito po ang aking mga ingredients ng aking mga lulutuin na special yema. So, let's start to cook. So guys, unahin natin yung milk. I-mix natin sila po bago natin lulutuin sa kalan. Ayan. Milk muna, milk. And first, ito po ang ating egg. I-mix natin. Be sure, halong-halo po siya. Ayan. Yan po. And then, next po natin yung ating mga peanuts. Okay. Yan na po. Yan. I-mix natin silang mabuti. Mix, mix. Mix. Ayan, look up. Ayan. Plenty of mga peanuts. Sarap nito. Mix lang hanggat ma-mix ang ating mga ingredients. Ayan. Ayan. I-mix natin mabuti. Mix. Sa tingin ninyo mix na mix. So, papainitin na natin yung ating kawali. Once na uminit ang kawali, put natin yung ating dairy cream. Kung wala po kayong dairy cream sa inyo, pwede pong maglagay po ng mantika, konti pong mantika. Yan, kagaya nga po sinabi ko sa inyo kanina, hindi po itong pang business, pang personal lang po namin use. Personal pangkain lang po. Ayan, kaya po ang ating pagluluto ng yema ay special. Ayan. Mahal ang bawat isa ng pamilya. Kaya dapat special ang pagluluto para sa pamilyang lalong masaya. Okay? So, sa tingin natin, mix na mix na. Ayan. Mix na po siya. Ayan. So, let's start. Lulutuin na natin siya sa ating kalan. Okay, see you in the kalan. Let's start. Pinainit ko na po yung ating kalan. So, lalagyan na natin yung ating dairy cream. Sa pagluluto po ng ating yema, madali lang po. 10 to 15 minutes lang po ang ating pagluluto. Antayin lang natin kung tawag din eh yung stick na ba. And then, lalagyan natin dun sa ref or ati siyang palamigin. So, lalagyan natin yung butter. Tutunawin lang po natin yung ating butter. Yan natin siyang matunaw. Yan. Kagaya po na sinabi ko, kung wala po kayong butter, pwede pong mantika. Ayan.
Lalo na kung pong gagawin ninyong pang-business. Kung nagbabala po kayong gawin ang business na Yema, adjust lang po kayo. Hindi siya masyadong maraming peanuts, konti lang. And then, well, hindi siya butter, mantika na lang. Para hindi po kayo malugi sa inyong business. Ayan, isang tips lang po yun. Kung pang personal naman po ang paggagawa ng yema, pwede po nyo itong gayahin ang aking ingredients sa paggagawa ng yema. So, antayin natin siyang matunaw, ma-melt. Ayan. Antayin natin siyang ma-melt. Okay, tunaw na siya, tunaw. Tunaw na. Okay, so tingnan nyo, tunaw na ang ating butter. Lagay na natin yung ating minix na ano ingredients kanina. Lagay natin lahat. Lagay lahat. Andi ang apoy po, medium heat lang po, medium heat. Adjust natin yung apoy natin. Kasi po, pag hindi medium po at malakas, masusunog po ang ating yema po. Okay, yan. So, adjust natin yung ating kawan. Medium lang. Haluin lang ng haluin. Wow! Look at guys. Look at guys. Yan. Ayan, dami. Daming mani. Andi, nasamahan pa natin ng nuts. Wow! Ayan po nating maluto, 10 to 15 minutes. Hanggang lumapot. Misto si pag malapot na at sticky na, luto na yon. Mix-mix lang, mix-mix. Ayan. Okay, antayin nating maluto. So guys, malapit na, lumapot at maluto ang ating special yema. Kailangan po siyang halu-haluin kasi po masusunog. Pero look at, malapit na po. Ayan. Sticky na po siya. Malapit-lapit na. So, ilang minuto na lang po. Atin na po siyang hanguin. Isalin po natin siya sa pinggan. At kung saan, doon po natin siya palamigin. At mamaya po, i-roll natin. At atin siyang i-roll sa sugar. Okay, look at po. Wow, sarap. Pwede po nyo itong gayahin sa bahay nyo. Pwede po nyo gayahin. Ang bango. So, ayan na po. Tapos na tayo sa ating pagluluto ng ating yema. So, off na natin yung ating kalan. Ayan. Halu-haluin natin. Kahit off na po ang ating kalan, dapat halu-haluin pa rin. Kasi mainit po yung ating kawali. So, look at po, oh, ayan. Ayan po. Luto na pa yan. Luto na po. So, transfer na natin sa ating pinggan kung saan dun po natin siyang palamigin. Pag lumamig po, tsaka po natin bilug-bilugin, i-ati pong i-roll po natin dun sa ating sugar. So, guys, naisali na po natin ang ating yema. Ayan. Papalamigin lang po natin. Tapos, ati po siyang i-roll mamaya sa sugar. Ito na po yung ating finish product ng ating pagluluto ng yema. Delicious yema. A few moments later. Okay, ati na po siyang i-roll ang ating nilutong yema. And then, ito po yung sugar. Yan. Depende po sa laki ang gusto ninyo. So, ganyan lang po siya. Ayan. Hanggang matapos. Medyo mainit pa ng konti, pero pwede na rin. Ayan. I-roll natin. Konting mainit, pero pwede na rin. Habang i-roll natin. Yan, lalagyan natin sa sugar. Parang ano, ayan. Depende po sa inyong laki. Ayan. Ayan na po. Ayan. Hanggang matapos po. Ganun lang po. Roll, roll,
Roll, roll, roll. Ayan. I-roll po natin hanggang matapos ang ating yema. A few moments later. So guys, ito na. We are done sa aking paggawa ng special yema. Sana nagustuhan ninyo yung aking ingredients today. How to make special yema. Thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like, and share para update kayo sa next upload video ko. Bye! Keep safe, everyone!